Magandang araw mga bata! Isa na namang panibagong araw ng pagkatuto, pagbabago at paglago sa tulong ng isang akdang pampanatikan na tiyak na kawiwilihan nyo. Ako nga pala si Binibining Christine Rose Cacorba Agopra, ang inyong kaibigang guro sa araw na ito. Tara na, samahan niyo ako sa pagtuklas ng isang bagong karunungang hinggil sa makulay na akdang pampanitikan. Kumusta kayo? Inaasahan kong naging masaya at makabuluhan ang ating pagtatalakay noong nakaraang pagtatagpo. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na matutukoy ang elemento ng alamat at ng kwentong binasa, maiuugnay ang mga ilang pangyayari sa totoong buhay, at makakagawa ng sariling alamat batay sa mga elemento nito. Ngayon ay magbibigay ako ng isang description tungkol sa iba't ibang alamat at nais kong huhulaan ninyo ang mga pamagat ng alamat na inilalarawan. Ang makakasagot ay bibigyan ng karagdagang puntos sa pagtatapos ng ating talakayan. Upang maging matiwasay ang ating palaro ngayong umaga, ay nais kong itaas lamang ninyo ang inyong mga kamay kung sino man ang gustong sumagot. At kung sino ang aking unang makita, ay siya ang aking tatawagin. Naunawaan ba? Handa na ba ang lahat? Magaling kung handa na kayo. Ngayon ay magsisimula na tayo. Ang unang katanungan ay, ito ay bulkan na ang pangalan ay galing sa pangalang Kang at Laon. Aking uulitin. Ito ay bulkan na ang pangalan ay galing sa pangalan ng Kang at Laon. Sinong gustong sumagot? Grace, ikaw ang nauna. Tama! Ang sagot nito ay ang Bulkang Canlaon. Susunod naman, ang pangalawang katanungan o ang pangalawang description ng alamat na ito ay isa itong tungkol sa magandang babae ng hubot ng bait at may busilak na puso. Siya ay kalaunan naging halaman na may dilaw na balat. Aking uulitin, ito'y tungkol sa isang magandang babae na ubod ng bait at may busilak na puso. Siya ay kalaunan naging halaman na may dilaw na balat. Ano ang kasagutan? Yes, Hans, may kasagutan ka? Tama! Ito ay isang alamat ng saging. Ang pangatlong description na aking ibibigay ay tungkol sa magkasintahan na pumanaw sila dahil sa digmaan na dulot ng kasakiman ng isang taong hindi marunong magparaya. Ito'y isang pangalan ng bundok. Aking uulitin. Ito'y tungkol sa magkasintahang pumanaw sila dahil sa digmaan na dulot ng kasakiman ng isang taong hindi marunong magparaya. Ito'y isang pangalan ng bundok. Meron bang gustong sumagot? Jessie, tinaas mo ang iyong kamay. Nakasagutan ka ba? Tama. Isa itong alamat ng Bulkang Mayon. Ito yung pang-apat na katanungan. Ito'y tungkol sa alamat na nung sumipot sa maliwanag, ngunit kulubot na ang balat. Aking uulitin. Ito'y isang tungkol sa alamat na kung saan ay sumipot sa maliwanag, ngunit kulubot na ang balat. Sinong nakakaalam kung anong klaseng alamat ito? Yes, Angel, may kasagutan ka? Tama, isa itong alamat ng ampalaya. Magaling!
So ito na ang ating huling katanungan. Sino pa bang hindi nakakasagot dyan? Sumagot na kayo. So, ito yung alamat na kung saan ay hindi siya tao, hindi rin siya hayop, pero maraming mata. Aking uulitin. Ito isang alamat na kung saan ay hindi siya tao, hindi rin siya hayop, pero marami siyang mata. Sinong gustong sumagot? Yes, Monica? Tama. Isa itong pinya. Isa itong alamat ng pinya. Magaling. Ngayon ay natapos na ang ating palaro ngayong umaga at nais kong magpasalamat dahil sa inyong buong participation. Nais kong bigyan ninyo ng masimang palakpakan ng inyong mga sarili. Maraming salamat. Ngayon tayo ay magbalik-aral. Ano nga bang ating itinalakay noong nakaraang pagtatagpo? Sinong nakakaalala? Anne, itinaas mo ang iyong kanang kamay. May kasagutan ka? Tama. Ito ay tungkol sa isang maiking kwento na nagsasabi na sa panahon na tayo ay nawawala ng pag-asa ay kailangan nating humugot ng lakas ng sa taong malapit sa atin at sa Panginoon. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Anne. Magaling! Ngayon ay aking nasisiguro na marami kayong natutuhan at nakuhang aral mula sa ating pagtatalakay noong nakaraang pagtatagpo. Ngayon, meron akong isang mahalagang katanungan. Naranasan niyo na bang bigyan ng pansariling pagpapakahulugan ang mga pinagbulan ng mga bagay na nangyari sa inyong buhay? Paano niyo ba nahihinuha na mas gamitin pa ng may kaalaman ang mga aral na inyong nakuha mula sa inyong sariling karanasan? Maaalala na ating tinalakay noong nakaraang pagtatagpo ay isang maikling kwento. Ngayon ay atin namang italakay ang isang alamat at ang mga elemento nito. Ngayon ay atin munang alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang alamat. Ang salitang alamat or legend sa Ingles ay mula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang upang mabasa. Isang mahalagang bahagi ng kulturang Filipino ang mga alamat. Ito ay isang uri ng panitikan na nagsasaad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay. Kalimitan itong nagtataglay ng mga kababalaghan o mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang karaniwang paksa ng mga alamat ay ang mga katutubong kultura, mga kaugalian at kapaligiran. Ngayon, ano nga ba ang mga sangkap ng isang alamat? Tinilakay nila Lombera, Tolentino, Villanueva at Barrios sa kanilang libro na Paano Magbasa ng Panitikang Filipino ang limang pangunahing sangkap ng isang alamat. Ang unang sangkap ay ang tagpuan. Ito'y tumutukoy sa panahon, kapaligiran, atmosphere, lugar at oras ng maikling kwento. Maaaring ito ay panahon ng tag-ulan, tag-init, umaga, tanghali, gabi, sa lungsod o lalawigan, sa bundok o ilog. Ang pangalawa ay ang tauhan. Tinutukoy dito ang katangian ng mga karakter sa kwento. Tinutukoy din dito ang integral na motibasyon ng mga tauhan. Ito'y nagbibigay buhay sa kwento. Maaaring maging mabuti o masama ang mga tauhan dito. May tatlong dimensyon ang mga tauhan. Una ay ang biological. Ito yung physical na kaanyuhan ng mga tauhan. Pangalawa ay sociological. Ito sa kung paano makipagsalamuha o magkaroon ng interaksyon ang tauhan sa iba pang mga tauhan. Tatlo ay ang psychological. Ito yung paraan ng kanyang pag-iisip. Pati na rin dito ang kaasalan o behavior ng isang tauhan. Pangatlo, tunggalian. Dito nakapokus ang sentral na problema ng kwento.
Oh, bakit nga ba may kwento? Mayroon tatlong traditional na uri ng tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan o tao laban sa kalikasan. Banghay ang ika-apat na sangkap o elemento ng kwento na kung saan ay pumapatungkol sa kaparaanan ng kwento. Isinasaayos din dito sa kung paano dumadaloy ang kwento. Nauukol din dito ang kaayusang kronolohikal, ang kahalagahan ng kwento ng panahon at oras, at ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Sa banghay din dito makikita ang buong pangyayari na pinagugatan ng tunggali at siya rin hinahanapan at naglalayong bigyan ng resolusyon. Ang panglimang sangkap o elemento ng alamat ay ang resolusyon, na kung saan ay hinggil ito sa paraan ng pagwawakas ng kwento. Kung may katiyakan ba, inaasahan ba, tahimik o di malinaw ang pagwawakas o sara ng kwento. So, maaari ring tiyak ang resolusyon ng kwento na kung saan ay malinaw ang pagkakaunay-ugnay ng mga sangkap tungo sa resolusyon. Maaari rin namang bukas ang wakas na kung saan ay patuloy ang daloy ng tunggalian at tauhan sa susunod na mga panahon kung ipagpapatuloy pa ang kwento. Dumako naman tayo sa pinaka-focus na sangkap o elemento ng alamat. Ito ay ang banghay. May limang dapat na tandaan sa banghay o bahagi ng isang alamat. Una ay ang exposition o panimula. Dito ay pinapakilala ang mga tauhan, gayon din sa kung saan at paano nagsimula ang kwento. Sa bahay ito, paaasahin ang mga mambabasa sa isang kawili-wili at kapanakapanabik na akda. Dito karaniwang inilalahad ang mga katangian ng pangunahing tauhan at ang kanyang suliranin. Ang pangalawa ay ang saglit na kasiglahan o tinatawag na Rising in Action sa Ingles. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Dito makikita ang pagbabalik-tanaw at pagpapakita ng kung paano humantong sa ganoong punto ang suliranin. Ikatlo at pinakakapakapanabik sa limang bahagi. Walang iba ang kasugdulan o tinatawag na climax. Nagaganap ang tunggalian ng dalawang magkaibang pwersa dito. Ito ang pinakamasidhi o pinakamataas na yugto ng akda. Makikita mo ang pinakamatinding pangyayari sa akda o sa isang alamat. Ikaapat, ito ay ang kakalasan o tinatawag na falling action. Ito ay tumutukoy sa parte na kung saan ay unti-unti nang naaayos ang suliranin o problema at nagbibigay daan sa wakas. Dito rin malalaman sa kung magtatagumpay ba ang pangunahing tauhan o hindi. Dito rin makikita ang paghupa ng tensyon sa suliraning kinakaharap ng mga pangunahing tauhan at ang pagdulog o pagtungo sa nalalapit na katapusan ng isang salaysay ng isang alamat. Ikalima at ang panghuli, ang resolusyon o wakas o tinatawag din na denoma. Ito ay ang tumutukoy sa kung paano nagwakas o nagtapos ang isang kwento na kung saan ay kinahihinatnan o resolusyon ng kwento ay maaaring maging masaya o malungkot. Ngayon ay tapos na. Naiintindihan ba ninyo ang lahat ng elemento o sangkap ng isang alamat? Magaling kung naintindihan na ang lahat. Ngayon ay meron akong babasahin sa inyo na isang alamat na kung saan ay pinamagatan itong alamat ng bulaklak. Ngayon ay basahin, pakinggan at tunghayan natin ang isang alamat na tiyak na kawiwilihan ninyo, ang alamat ng bulaklak. Ng alamat ng bulaklak ay nagsimula sa kay Buna. Siya ay isang napakagandang prinsesa na may kakaibang buhok. Ang buhok niya ay may iba't ibang kulay. Siya ay mahilig sa mga halaman at parati rin itong pumupunta sa hardin.
Lingid sa kaalaman ng kanyang ama ay pinupuntahan niya si Lakal sa hardin. Pinupuntahan niya ito dahil gusto niya ang kanyang mga gawa na pabango. Isang araw ay nakita ng hari ang kanyang anak at si Lakal na naglalakad sa hardin magkahawak kamay. Galit na galit ito dahil umibig ang kanyang anak sa isang maghahardin. Natusan ng hari ang kanyang kawal na patayin si Lakal sa gabi. Namatay si Lakal at ilang araw hinanap at hinintay siya ni Buna sa hardin. Hindi siya kumain at natulog sa paghihintay kay Lakal. Isang araw ay nagdesisyon na hanapin ito ngunit tuluyan itong nanghina at namatay sa hardin. Hinanap ng hari ang kanyang anak sa hardin. Ngunit ang nasilayan niya lamang ay ang isang malagong halaman na may iba't ibang kulay at iba't ibang uri. Napansin din niyang ito ay kakulay ng buhok ng kanyang anak. Kasing bango rin ng mga gawing pabango ni Lakal ang mga halaman. Nasa huli palagi ang pagsisisi. Nalungkot ang hari at walang nagawa kundi alagaan ang natitirang bunga na naiwan bilang alaala sa anak. Pinangalagaan niya ang halaman na bunalak at kalaunan ay tinawag na bulaklak. Ay ihahandog ko sa inyo ang isang aral na ating makukuha sa aking kwentong binasa. Kausapin ng anak tungkol sa kanyang iniibig bago gumawa ng isang aksyon o desisyon at isipin ang maaaring mangyari kung ito ay gagawin. Sa mga anak naman, huwag maglihim sa mga magulang at lagi silang kausapin tungkol sa mga desisyon mo sa iyong buhay. Lubos ba ninyong naintindihan ang alamat na ating binasa ngayong umaga? Magaling kung inyong naunawaan. Ngayon ay ating susuriin ang mga elemento na nakapaloob dito. Una ay ang tagpuan. Saan ba ang tagpuan ng ating kwentong binasa? Saan? Tama, sa hardin. Ang tagpuan ng kwentong binasa ay sa hardin. Mako naman tayo sa tauhan. Sino-sino ba ang mga karakter na gumanap sa ating kwentong binasa? Sino? Tama! Ang mga tauhan na gumanap sa ating kwentong binasa ay sina Bona, si Lakal, at ang amang hari. Magaling! Ngayon naman ay ating suriin ang tunggalian ng kwento. May gusto bang sumagot? Sige Hans, itinaas mo ang iyong kamay. Maaari mo bang suriin ang tunggalian ng kwentong nabasa? Tama, maraming salamat. Ang tunggalian ng ating kwentong binasa ay nung nalaman ng hari ang relasyon ni Buna at Lakal, kung kaya't galit na galit ang hari at inutusan ang kanyang mga kawal na patayin si Lakal. At sa gayon din ay hinanap ni Buna ang kanyang kasintahan at doon ay nanghina siya at namatay. Salamat Hans sa iyong kasagutan. Ngayon naman ay ating suriin ang panghuling bahagi na elemento ng isang alamat, ang resolution. Sino nakakaalam o sino nakakaalala kung ano ba ang resolution na nangyari sa ating kwentong binasa kanina? Wow, yes Monica, itinaas mo ang inyong kamay. May isasagot ka ba? Maraming salamat Monica, tama. So, ang resolusyon na nangyari sa kwento kanina ay hinanap ng hari ang prinsesa sa hardin at nakita niya ang napakaganda at napakayabong na mahalaman. Napansin niyang ito'y kakulay ng buhok ng kanyang anak kung kaya't sobrang laki ng pagsisisi ng amang hari at inalagaan niya ito ng husto na kung saan ay ito yung natitirang bunga na naiwan nilang alaala ng kanyang anak. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng isang babasahin na pinamagatang ang alamat ng Bulkang Mayon. At bibigyan ko kayo ng 15 minuto upang basahin ito. So, nabasahin nyo ito ng tahimik.
Tapos na ang 15 minuto na ibinigay ko sa inyo upang basahin ang isang alamat na pinamagatang ang alamat ng Bulkang Mayon. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain na kung saan ay bubuo ng 4 na pangkat sa klase. Ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang nakaatas na pasusuri sa mga elementong nakapaloob sa kwentong alamat ng inyong binasa. Ang bawat pangkat ay may 15 minuto na ibibigay sa paghahanda. Pagkatapos, ang bawat pangkat ay may isang taga-presental ng kanilang nagawa. Ito ang maiatas sa bawat pangkat. Sa unang pangkat, ang susuriin ninyo ay ang tauhan at ang tagpuan. Sa pangalawang pangkat, ang susuriin ninyo ay ang banghay at ang simula. Sa pangatlong pangkat, ang kanyang susuriin ay ang tunggalian at kasukdulan. At sa ikaapat na pangkat, ang inyong susuriin ay ang kakalasan at ang wakas. Unawaan ba ninyo ang inyong gagawin? Mabuti kung inyong naunawaan. Kung kaya ngayon, maaari na kayong pumunta sa inyong mga pangkat at suriin ang mga naiatas sa inyong gawain. Ang 15 minuto na ibinigay sa inyo para sa inyong paghahanda. Tapos na ba kayo? Handa nyo na bang ipresenta ang inyong mga gawain? Kung ganoon ay magaling, maaari na kayong magsimula. Maaari nyo nang ipresenta ang inyong mga gawain sa harap ng klase. Ngayon, tayo ay magsisimula sa unang pangkat. Maraming salamat sa inyong presentasyon. Ngayon ay aking napagtanto na inyong naunawaan at naintindihan ng ating talakayan ngayong umaga. Ngayon, para sa ating takdang aralin, ninanais ko na basahin ninyo ang alamat ng pinya at ibigay ang bawat elemento nito. Suriin ang mahalagang aral na makukuha nito at paano mo ito magagamit sa iyong sariling buhay. Atin itong itatalakay sa sunod nating pagtatagpo. Ngayon ay tapos na ang ating klase para sa araw na ito. Hinahangad ko na marami kayong nakuhang aral at natutunan hinggil sa ating pagtatalakay. At laging tandaan na ayon sa kasulatan James Kapitulo 1, versikulo 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Muli, ako po si Binibining Christine Rose Cacolbag Copra, ang kanyang kaibigang guro sa umagang ito. Maraming salamat.